talaga ako makamove on dito sa Itbulaga eh, no. Alam niyo, Itbulaga ako, at tanda ko, 1979 pa yan eh, no. Panahon pa ni Presidente Marcos, namatay na si Presidente Marcos, may Itbulaga, no. Ilang presidente na ang nawala, namatay. Nandiyan pa rin yung Itbulaga. Tapos, ang gustong mangyari nitong si mga halusos, sila ang pumatay sa Itbulaga. Eh, napaka maling ano yan, mga halusos kayo dyan sa Tape Incorporated, no? Iyan pa lang ang ewan ko, baka sa buong mundo, no? Hindi ko alam, pero bibihira talaga yung umaabot ka ng 44 years and running, still running, no? Ayan, napuputol lang dahil sa ganyang sitwasyon, pero hindi naman nabubuwag, no? Ang sinasabi ko kasi dito, no? Maging aral na sa inyong mga producer yan, no? Na huwag kayong masyadong mga abusado. Kumikita na kayo, tapos, hindi pa kayo nasisiyahan, eh, yun namang Itbulaga, eh, ano naman yan, eh, although kumikita sila Tito Vic and Joey, parang ang gusto na lang nilang gawin dyan, ay talagang legacy, or, yung legacy nila, ay talagang, hindi naman para sa kumita lang ang Tito Vic and Joey, yun ang tingin ko dito, kasi marami ng pera yung mga yan, di naman nila, saka yung mga natutulungan nila na tao, yung mga talent na dating mga walang pera, ay ngayon nakita mo, mayayaman at, halimbawa, yung mga Raisa Diso, Raisa May Diso, yung mga iba dyan, sila Wally Bayola. Siyempre, nanggaling din niya sa hirap at sinasabi. Pero dahil sa Itbulaga, na ano yung pamumuhay nila, tapos kayo ng mga halusos, gusto niyong patayin ng isang programa na pinakamatagal na yata sa buong Pilipinas, o talagang sila yung pinakamatagal. Tapos ngayon, wala namang mali doon sa kanilang ginagawa. Gusto nyo nga yung iputulin eh. Alam mo, walang kaswapangan na nanaig sa mundong ibabaw. Of course, yung 44 years na pagkita nyo dyan, siguro, sabi ng Diyos, sige, ba okay lang. Pero naman, 44 years kayong pinagtiyagaan ng TBJ. Kita mo yung Tito Vic and Joey, hindi nga nila naisip na palitan kayong mga producer, kayong tape. Eh kung iba-iba yan na swapang, nakatulad nung tatlong ulaga na yan, na sila'y sikat na sikat at pwede silang magsarili, pwede silang mag-produce na sarili nila programa. Eh di sana ginawa na nung Tito Vic and Joey yan, kung swapang sila. Eh wala naman daw silang kontrata sa inyo. Ano ba naman yung magtayo sila ng sarili nilang production at sila ang maghawak ng Itbulaga at Itsapuera kayo? Kasi wala naman nga silang kontrata sa inyo. So, yung sinasabi ko dito, itong Tito Vic and Joey ay nananalig sila dahil sa kanilang salita. Ay sabihin, meron silang dignidad o meron silang credibility na pinangangalagaan, hindi pera. Eh kayong mga halusos, pera-pera kayo eh. Diba? Nagkakamal na kayo ng lipak-lipak na pera. Gusto nyo pantigokin yung program, yung tatlo dyan sa Itbulaga. Eh ayan, kayo ang natigok.